magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa Sharing Experiences Channel, kung saan nagbabahagi ako ng experiences ko para mas mapagaan tayo sa pag-aaral ng German. Ngayon naman, ang ikukwento ko naman sa inyo is yung iba't ibang teacher na na-encounter namin during language training. Halos lahat ng mga naging teacher namin dun sa language center na yon is mga German. Yung iba sa kanila, half Pinoy or half German. Yung isang klase ng teacher na na-encounter namin is yung bago. So, bago siya, hindi niya alam kung anong gagawin, hindi niya alam yung kultura natin as Pinoy. So, nangangapa pa siya. Adult na nga kami, diba? So, hindi niya alam kung paano kami i-address. German siya, tapos bago siya dito sa Pilipinas. So, hindi niya alam kung paano kami i-approach or paano yung ugali ng mga Pinoy. Turo niya sa amin is kung ano yung inorient sa kanya nung language center na yon. Pero napapansin namin na hindi niya alam yung gagawin niya. Yung ikalawang klase naman ng teacher na na-encounter namin is bata. Mas bata kaysa sa amin, 24, 23. Samantalang kami doon, mga 27, 30 years old na kami. So, bata yung teacher namin. Ang napansin ko dun sa bata naming teacher, dahil mga adult nga kami, nahihiya siya sa amin. Kunyari, meron siyang ipapagawa sa amin. Parang nahihiya siyang sabihin. Tapos, pag magro-roleplay kami, hindi siya nagko-comment ng mga pangit. Or hindi niya sinasabi yung totoo. Ang sinasabi niya lang, okay, good kema. Alam naman namin na hindi talaga good yung pagkasabi namin or may mali kaming nasabi or may mali kaming ginawa. At saka siguro natatakot siya na baka magalit kami or something kasi nga mas matanda kami kaysa sa kanya. Yung ikatlong klase naman ng teacher na na-encounter namin during language training is yung matanda. So yung matanda, ine-expect niya, dahil mga adult na kami, alam na namin yung sasabihin namin, alam na namin yung gagawin namin, at naiintindihan na namin siya. Which is, yung expectation niya sa amin, hindi naman talaga ganun. So kami, nararattle kami, kasi pag tinatanong niya kami, hindi kami makasagot ng maayos, dahil hindi nga namin alam. Dahil hindi rin naman niya tinuturo. Kasi ang expectation niya sa amin, alam mo na dapat pagpasok mo ng school. Kaya maraming takot dun sa teacher na yon, kasi medyo masungit nga siya, tapos istrikto, gano'n. Yung isa namang klase ng teacher is yung matagal na dun. Yung matagal na dun sa language center na yon, kahit papano, alam niya na yung dapat niyang gawin. Alam niya yung mga routine na ipapagawa niya sa amin. Alam niya yung program or alam niya yung mangyayari dun sa exam. So, tinuturuan niya talaga kami ng maayos. Kahit hindi sila nurse, alam nila yung mangyayari, alam nila yung mga dapat itanong, kung paano yung sistema sa exam, kasi dun sa experience nila. Based dun sa mga naging estudyante nila, kaya natuturuan kami ng maayos kung paano yung proseso or ano yung mga dapat at hindi namin dapat gawin. Ang ikalimang klase ng teacher na na-encounter namin is yung hindi nagtuturo. So, itong teacher na to, tuwing pumapasok siya, nagkukwento lang siya. Kinukwento niya yung buhay niya, kinukwento niya yung asawa niya, kinukwento niya yung anak niya, kinukwento niya yung experience niya. Minsan, tinatanong ka niya kung kumusta ka, may jowa ka ba, wala ka bang jowa, may pamilya ka ba, may anak ka ba. So, ito yung teacher na hindi niya talaga dinidiscuss, hindi niya talaga dinidiscuss yung nasa libro. Nakikipag-conversation siya, pwede kang sumagot ng English, pwede kang sumagot ng Deutsch, pero in short, hindi kami natututo. Yung purpose ng pagpasok mo sa school na para matuto ka, hindi talaga nangyayari. Meron pang ugali yung ibang teacher na kinakaibigan nila or binabarkada nila yung mga estudyante. So, ganito po ang nangyayari kapag ang teacher ay binabarkada or kinakaibigan ng estudyante. Minsan po, yung teacher hindi na nila naaayos or nagagawa yung trabaho nila. At saka minsan, meron silang favoritism. Kasi, kung sino lang yung kumakausap sa kanila, kung sino lang yung sumisipsip sa kanila, kung sino lang yung pumupuri sa kanila, yun lang yung parang dun lang sila nagko-concentrate. Yun lang yung mga may privilege. Eh, di ba po sa school, lahat po tayo pumapasok doon para matuto. Pero kapag po ganun yung sistema,
hindi na iniisip yung iba, na syempre gusto rin namang matuto ng iba kahit nasabihin mo na hindi sila maboka, hindi sila ma-friendly, gusto rin nilang matuto kasi kaya nga po tayo pumapasok sa school para lahat tayo matuto. Pero kung ang teacher po ay may favoritism, doon po magkakaroon ng problema. Kasi ibig sabihin, pumapasok tayo sa school pero hindi natin nakukuha yung kailangan natin. Nasabi ko nga dun sa iba kong video na yung mga German, oo, marunong sila mag-German, oo, nakatira sila sa Germany at alam nila yung lengguwahe nila. Pero tandaan po natin, yung mga German teacher po natin is hindi po sila nurse. So, at meron po kayong mapupuna na pagkukulang sa kanila at meron po kayong makikita na mali. So, kailangan po tayo bilang nurses at tayo bilang adult na po tayo, dapat malaman na po natin kung ano yung dapat at hindi natin dapat gawin. So, ibig sabihin po, ina-assess po natin yung situation, kung ano yung matututunan natin sa kanila, at dapat po, hindi lang po tayo umaasa sa teacher natin. Kasi ibig sabihin po, makakakita at makakakita talaga tayo ng mali, makakakita at makakakita talaga tayo ng pagkukulang dun sa mga German teacher natin. So tayo po bilang estudyante, bilang mga adult at mga nurses na professional, dapat po pinupunan po natin yung mga pagkukulang na yon. Tuturuan po tayo ng mga German teacher sa abot ng makakaya nila, pero yung extra work, kailangan po manggaling po sa atin. Mag-focus po tayo dun sa goal natin kung bakit po tayo nagpupunta ng school at yun lang po yung kunin natin dun sa mga German teacher natin. Kailangan po nating matuto. Huwag tandaan po natin na yung pag-aaral po natin is limited time lang siya. So, kailangan po ma-accomplish natin yung goal natin within dun sa time limit na ibinigay sa atin ng agency. Hindi po masamang makipagkaibigan dun sa mga German teacher, pero po limitahan po natin siya during po nung klase or during po nung pag-stay natin dun sa language center kasi minsan po nagiging personal relationship na siya, hindi na yung student and teacher relationship. Minsan po or madalas, hindi na po nagagawa ng German teacher yung trabaho niya. At tayo naman po bilang estudyante, hindi natin na-accomplish yung task natin bilang estudyante dahil po masyado po tayong attached dun sa teacher natin. Iniisip natin na okay lang kasi kaibigan ko naman siya. Hindi po ganun. Kaya po tayo nasa school para po matuto, hindi po para makipagkaibigan. Turuan po tayo o hindi ng mga German na teacher natin, magpasalamat po tayo at pumasok pa rin po tayo ng school. Yun po ang task natin bilang estudyante. At saka meron po tayong pinirmahang agreement at kailangan maging responsable po tayo sa mga actions natin or i-fulfill natin yung responsibilidad na pinirmahan natin. Maging kaibigan man natin o hindi yung German teacher, sa loob man or sa labas ng school, magpasalamat pa rin tayo sa kanila kasi ginagawa nila yung best nila para matuto tayo. Ang importante, nandyan sila para i-guide tayo. Ngayon, kung may pagkukulang man sila, tayo bilang estudyante at hindi naman na tayo mga bata, kailangan nating tulungan din sila. Kailangan din nating tulungan yung sarili natin para matuto. Sa next video, ikukwento ko naman sa inyo kung ano yung mga na-observe ko na iba't ibang ugali ng mga estudyante. Ingat kayo palagi guys. Salamat sa panonood. Tschüss!